ka ba na mag-resign daw si PBBM? Sabi daw po kasi nung anak ni Pangulong former President Duterte na mag-resign na lang daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi ako mapayag na mag-resign si BBM. Sila na lang mag-resign. Wag si BBM. Kasi may chance pa tayo na marami pang magagawa si BBM na proyekto dahil 2 years pa lang eh. Dapat nga bigyan natin sa mahabang termino para marasolusyonan po ang problema ng bansa eh. Katulad yung tatay niya, mahaba ang naging termino. Di ba na lumaganda ang ekonomiya ng bansa natin? Dapat siyang kadapat-dapat bigyan ng mahabang termino para masolusyonan yung problema ng bansa. Okay. Hindi yung puro paninira. Di nila nakikita ang ginagawa ni BBM, yung nakikita nila yung sa kanila lang, puro yung kay BBM. Kung suriin mo, napakarami pong nagawa. Kala ba kayo na sabi ng karamihan, wala daw nagawa ang ating presidente? Sila may sabi, pero sa nakikita ko, napakaraming nagawa po ni BBM sa pagkangayon. Sila lang ang tumitingin na walang nagagawa. Sila ang walang nagawa, pero si BBM napakaraming pong nagawa. Opo. Tanong namin, sino yung binoto mo? Siyempre, BBM. BBM. So, kasi naabutan ko po yung kapanahon na ng tatay niya, naabutan ko noon. 12 years old ako, naabutan ko yung napakaganda ang pamalakad noong araw. Kasi magaganda yung mga livelihood ka noong araw, naabutan ko yun. Si Apolakay ka. Si Apolakay. Naabutan ko yun. Kasi 1970, pagdating ng 81, 82, may isip na ako noon. Ang bigas noon, nasa 10 centavos ang kilo noon. Mura. Inutosan ako ng nanay ko, bilhin ang bigas. Piso. Ang dami ko na nadalang bigas. Kaya, ang binuto ko talaga, sulit kami for the family, BBM. Kasi isang empleyado po, yung tatay ko, nanay ko, doon sa manufacture ng asukal na pagkano ni Apolakay. Apolakay. Kaya, solid BBM. Marcos. Solid Marcos. Kaya, naniniwala ba kayo na sabi ng karamihan, wala daw nagawa ang ating presidente? Sila may sabi. Pero sa nakikita ko, napakaraming nagawa ko ni BBM sa pagkangayon. Sila lang ang tumitingin na walang nagagawa. Sila ang walang nagawa, pero si BBM napakaraming pong nagawa. Opo. So sir, tanong ko pa. Payag ka ba na mag-resign daw si PBBM? Sabi daw po kasi nung anak ni Pangulong former President Duterte na mag-resign na lang daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi ako mapayag na mag-resign si BBM. Sila na lang mag-resign. Wag si BBM. Kasi may chance pa tayo na marami pang magagawa si BBM na proyekto dahil 2 years pa lang eh. Dapat nga bigyan natin sa mahabang termino para marasolusyonan po ang problema ng bansa eh. Katulad ng tatay niya, mahaba ang naging termino. Di ba na lumaganda ang ekonomiya ng bansa natin? Dapat siyang kadapat-dapat bigyan ng mahabang termino para masolusyonan yung problema ng bansa. Okay. Hindi yung puro paninira. Di nila nakikita ang ginagawa ni BBM, yung nakikita nila yung sa kanila lang, puro yung kay BBM. Kung suriin mo, napakarami pong nagawa. Katulad po ng alin? Katulad na po yung mga proyekto ni BBM ngayon na sa agriculture. Sa transport. Eh, sir, bilang driver, sir, anong masasabi niyo doon sa transportation? Yung modernization, ayan. Yung masasabi ko doon sa modernization, aprubahan ni BBM yung local manufacture na modernization. Pero sa consolidation, di ako total. Pero sa modernization, yun po, ipatuloy niya yung, aprubahan niya yung manufacture na lokal na modernization na jeep para yung kultura ng Pilipino hindi maalis. Sir, hindi po tayo doon sa China. Sir, ano po masabi niyo na ihiwalay yung Mindanao sa Visayas at Luzon? Ano ko, lalo maghihirap po yung Mindanao. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman po makukuna ng pundo ang Mindanao eh. Nandito ang pundo sa NCR eh. Tapos magbubukod sila, saan naman sila mamiresyo? Dito pa rin sa NCR. Kaya karapat dapat, huwag ibukod yung Mindanao. Kasi mahirapan lang ang taong bayan yan eh. Dapat talaga, isama na lang. Magkakaisa ako, ano hindi kaya ng gobyerno,
sumasang-ayon na lang siya kasi para po sa kabutihan natin lahat yan. Magsama-sama tayo, tulungan tayo. Hindi yung puro tayo kanya-kanya, kanya-kanya ganito ganun. Dapat tulungan tayo lahat para umunlad yung ating bansa. Apo. So, ano naman po ang masasabi niyo sa mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, ang masasabi ko doon, parang hindi maganda eh. Talagang di maganda rin yung paninira na kay Bongbong Marcos eh. Kasi lalo na yung mga ibang ano diyan, ibang vlogger, puro lang paninira. Yung ginagawa ni BBM, yun hindi na pinapakita, yung sa kanila pinapakita. Eh dapat, iparehas nila pagpakita, katulad sa atin. Kung anong nagawa nila, eh napakita natin, dapat ipakita na nagawa ni BBM. Kasi puro na paninira, eh maganda yan na puro paninira, dapat magtutulungan. Hindi yung puro na lang pangungutsa, eh tigil na yung pangungutsa na yan. Kung ano-ano pinagsasabi kay BBM, wala yan. Hindi ko masasabi. Kasi parang dapat mo talaga harapin niya yung problema niya. Hindi naman dapat ano yan eh, ikakatago kung wala siyang kasalanan. Harapin niya. Huwag niya itatago. Kasi pangit yung itatago yung problema na yun. Dapat harapin niya para mapatunayan sa tao na wala siyang kasalanan. Yan sir, ano yung pagkakilala mo kay Ms. Mara Tamundong? Yung pagkakilala ko ni Ms. Mara Tamundong, mabait, matulungin, malasakit sa tao. Kung ano man yung ginagawa ni Ma'am Mara ngayon, ang masasabi ko, wala na akong makitang tao na katulad niya. Na lahat po na sa 5 distrito, naikot niya na po lahat ng mga senior na naghihirap. Natulungan niya na. Kaya karapat dapat Mamara, dapat iluklok sa gobyerno yan. Para lahat ng problema ng Cebu Distrito, di ba kaya sa buong Maynila, masolusyonan niya yan. Hindi yung dito lang sa Cebu Distrito, dapat siya karapat dapat mailuklok sa mataas na posisyon. Mensahe sa mga naninira kay Ms. Mara Tamundong, sir, last. Yung naninira kay Mamara, gumawa kayo kang katulad niya. Lumabas kayo, bantayan nyo anong ginagawa ni Mamara. Hindi yung puro na lang yung paninira, wala naman kayong nagawa. Sabayan nyo si Mamara. Mensahe mo rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe ko sa kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy niya lang yung ginagawa niya. Dahil nandito pa rin kami, suportado kita, Mr. President. Ayun, sir, thank kung papipiling kayo, andos nyo yung takbuhin po ni Ms. Mara Tamundong. Medyo mas mataas pa sa, halimbawa, mayor, congressman. Yun, mas maganda ka kasi pag nandyan na yung maging congressman na siya or mayor, makagalaw siya kung ano dapat tutulong doon sa mga nahikapos na pamilya, yung hirap sa buhay. Kasi pag pagpunsyahan lang, wala eh. Kaya kailangan mas mataas kasi para matutulungan niya yung mga ginagawa niya na ano, yung may hirap na tao. Kaya mas maganda, mas asa posisyon. Ngayon naninira ni Mamara, sabayan nyo si Mamara kung anong ginagawa para magkaalaman. Yun ba yung sunugan ng pera? Pwede, magsunugan ng pera. Kaminigay nga, tag-1,000 eh. Nagpapaulan, tag-1,000. Ayan, thank you sir. Salamat.